sa akin, tita, na pinakamamahal ko, maalala ko sa iyo ay napakabuti mo sa amin. Napakalambing mo. Although kahit tahimik ka, pero yung aramdaman namin yung pagmamahal mo sa amin. Mamimiss namin yun ng sobra. I love you, tita. Alam namin na sa kapiling ka na ng Panginoon, hindi ka na makakaranas ng kapaghihatian, ng paghihirap dito sa mundo. Dahil dyan sa langit, lahat dyan ay kasiyahan, pagkupuri lamang sa ating Panginoon. Lahat ng nandyan ay pinuprovide niya ng Panginoon, kaya hindi nyo na kailangan magtrabaho o maghirap. Kaya maraming maraming salamat sa iyong mga pagmamahal sa amin, pag-aalaga sa amin ng mga bata pa kami. Maraming maraming salamat sa iyo, tita. I love you. Namimiss ka namin sobra. I love you, tita. Gayun din sa aking mga pinsan na si Ria at si RJ. Nawa maging matatag tayo. Alam natin na ito'y pagsubok lamang. At hindi natin kaya handlangan ang kalooban ng Panginoon. Marahil sa ngayon ay masakit talaga na ating naranasan dahil nawalan kayo ng ama, ng tita, ng ina pala. Kami naman yung nawalan ng tita. So lahat tayo yung nagdadalamhati dahil sa kanyang pagkawala. Dahil siya siyang mabuti para sa ating lahat. But kung iisipin natin, kung siya ina sa Panginoon, magiging masaya ang ating mga puso. Dahil hindi na siya makakaranas ng paghihirap. Kaya, Rien and Jessica, gawin yung huwaran ng inyong magulang. Kung kaya nyong higitan ng kanyang pagkabuting ina sa inyo, naway gawin nyo din sa inyong mga anak para mas makita ni tita yung kasiyahan niya, dahil yung pagmamahal na para sa kanya itinuturo nyo sa inyong mga anak. Naway lumaki din sila na may takot sa Panginoon at gagabayan tayo ng Panginoon, kaya lagi tayong dadasal. Be strong. Kaya natin to, ha? Kung may mga problema kayo, nandito kami mga kuya nyo, ate nyo, mga pinsan nyo, tita nyo, handa tumulong sa inyo kahit ano man mga problema, ha? Ganyan din sa'yo, RJ, na alam ko nakita mo lahat na sitwasyon ng mama mo, yung bago siya mamatay, nakita mo lahat yung paghihirap niya. Nawa maging, mas lalo ka maging professional sa iyong trabaho dahil na-experience mo kung paano mawala ng magulang, kung paano mawala ng pinakamamahal na ina. Kaya gamin mo tong inspirasyon mo upang sa mga magiging kliyente nyo, mga patient nyo, yung mga may sakit na inyong ginagamot, naway isipin nyo na yun ay magulang nyo upang mas lalong yung magiging posigido yung inyong pagkatrabaho. Magiging, yan yung magiging ano nyo, tawag dito, kalakasan nyo upang ma-achieve mo yung pagiging professional mong, dahil sa ganyang paraan, alam kong yung goal mo, ma-achieve mo yan sa lalong madaling panahon. Kaya sa ngayon, yun siguro ang pinaka-uwi ng Panginoon upang maging professional ka. Sa ngayon, di natin mapakikita yan. Kasi naramdaman natin, puro kalungkutan lang sa ngayon eh. Pero later on, makikita na natin na ang buti pala ng Panginoon, dahil binigyan niya ako ng katatagan, kaya ako na-achieve to. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon kung ano man yung nangyayari sa ating buhay. Dahil sa kabila ng ito ay mayroong kagandahan at kabutihan sa ating buhay. Kaya maging matatag tayo. I love you all. We miss you. God bless us all. Love you.